Naku siya, kanina pa nangangalingasaw. Ay, hindi pala. Kanina pa pala, nag-iinit na makisaw-saw ang ating mga kapatid dito. Ano ang gusto mong malaman mula kay Ate Gina? Gina, gano'ng kalayo yung bahay mo dun sa babuyan na yun? At saka, bakit mo dun tumira na alam mo na palang may babuyan dun? Nung una po, hindi ko alam talaga na may babuyan po doon. Pangalawa, nandun po yung bahay ng tiyahin ko, dun po ako nakatira. Mm-hmm. Pangatlo, yung layo, hindi po malayo, magkadikit na magkadikit. Ito yung dingding nila, ito yung dingding namin. Ay! So parang Ate Gina, ang kapitbahay nyo talaga ay yung babuyan. Opo. Oh! Kadiri! Siya, hindi daw niya kayang may ganun sa kanila, kaya balik muna kami sa'yo. Naku mga kapatid, nalaman na natin at narinig ang hinaing ni Gina. Ngayon naman, eto na, sasagutin ang harapan nang inirereklamong magbababoy ang apila ukol sa mabahong amoy na dulot ng babuyan. Narito po si Aling Anita Centillas. Pasok! Magandang umaga po, Aling Anita. Gandang umaga. Tanong lang po namin, alam niyo po ba na nakakaabala na yung ingay ng mga baboy at yung amoy na nalalanghap po ng inyong mga kapitbahay? Opo. Ano po ang ginawa ninyo para... Araw-araw ko po yun nililinis. Dinililis ko muna bago ko pinapakain. Itutuloy po natin, mga kapatid, ang face-off ng magkapitbahay sa pagbabalik po ng face-to-face. Tutok lamang po. Sabi po ninyo, talagang si Gina lang ang nagre-reklamo? Gina lang po, talagang sa lugar? Hindi lang makapagsalita dahil naaawa sa inyo. Dahil naaawa sa inyo dahil matanda na kayo. Hindi kayo nakapagbahay na. Face-to-face, mga kapatid. Ang issue po natin ngayon ay tungkol sa dumi at baho po na dala ng babuyan ni Aling Anita. Aling Anita, sagutin niyo lamang po yung tanong ko kanina. Totoo po bang nakakaabala na ang amoy ng inyo pong mga baboy doon sa inyong lugar? Hindi po totoo yan. Kasi po, 10 taon na po akong nag-aalaga ng baboy. Ngayon lang siya nagre-reklamo. Ano ngayon? Hindi lang ngayon. Ngayon ilang lang beses ko nang sinasabi sa inyo na hindi lang nakakasama yan sa akin, pati na rin po sa mga anak ng kapitbahay natin. Hindi, totoo yan. Aling Anita, gusto lamang po namin malaman, bakit po doon sa lugar na yon ninyo napili po o naisipan na maglagay ng babuyan? Sa tabi po ako ng kanal. Kahit na sa tabi ng kanal, ganun pa rin. Bago ako nagpapakain, linilinis ko muna yon. O nililinis nga, bakit? Hindi ba yung baboy? Hindi ba uli yung baboy nyo? Hindi. Oh, ano ka? Paano mo nasisigurado yun? Hindi, lumaki na yung baboy. Ilan po ba yung alaga ninyong baboy? 4 piraso lang po. 4 na lang. Sabi po niya, 10. 4 na lang. Dati po, 10. Siguro ngayon, 4 na lang. Kayo po ba hindi naapektuhan dun sa mabahong amoy? At siyempre, medyo hindi po kanais-nais na kapaligiran. Hindi naman po. May mga anak po kayo? Mayroon po. Ilan po ang anak ninyo? 3 kami sa loob ng bahay po. Oo, syempre, nasanay sila sa amoy, kayo, kaya ganun. Amoy. Hindi totoo yan, kasi marami na akong taon na nag-aalaga ng baboy. Oo, kayo na lang po, kasi ang natitirang may babuyan doon. Kasi hindi kayo nagalaw ng health center. Sandali lang, marami bang may babuyan doon sa lugar na yun? Wala, ako lang. Dati po madami, kaso lang na ano po ng City Hall, sila na lang po yung natitira doon. Ah! May permit po ba kayo o alam wala po ba doon sa lugar ninyo? Wala po. Wala po akong permit. Sa tabi kasi po ako ng kanal. Kaya... Kahit pa sa tabi kayo ng dagat eh. Naku, eh sandali lamang. Parang gusto nating tanungin si Mr. Danny Villanueva dahil Hans na banggit mismo ni Aling Anita sa kanyang mga bibig na wala siyang permit. Base sa salaysay po ng ating complainant na si Aling Gina ay... itong babuyan ni Aling Nita ay lahat po ng klaseng nuisances na sa kanya na. Yung noise nuisance, odor nuisance, at saka air and water pollution. Bagamat, yung kanyang katwiran ng paglilinis ay diretso sa kanal, bawal pa rin po yan ayon sa batas. So,
ang masasabi ko lang sa ganitong sitwasyon ay dapat ay umanap siya ng isang lugar na suti doon sa kanyang negosyo upang hindi makapinsala sa kalusugan ng mamayan. Kasi sa ganitong pagkakataon ay hindi po natin tinotolerate na nauna siya dito sa lugar. Ang lagi pong nangibabaw dito yung interest ng kalusugan ng ating mamamayan. Maraming pong salamat, Ginoong Danilo. Aling Anita, hindi niyo po ba inisip na kung babaligtarin rin naman natin ang sitwasyon at si Gina ang may alaga ng mga baboy, hindi po ba kayo lulugar din naman dun sa kanyang inirereklamo na maaaring hindi ito maganda para sa kalusugan naman po ninyo? Naisip niyo po ba yon? Kitaan ko po. Paano po kung kunyari umabot sa punto na i-report sa barangay at magkaroon ng reklamo, syempre kayo po'y magmumulta. Handa ba kayong magbayad? Wala pa naman po nagre-reklamo. Ano so, ang sinasabi po ninyo, talagang si Gina lang ang nagre-reklamo? Siya lang po. Ano sa lugar? Hindi lang makapagsalita dahil naaawa sa inyo. Nagre-reklamo. Dahil naaawa sa inyo dahil matanda na kayo. Iniintindi kayo ng mga kapitbahay natin. Matagal pong nag-aalaga ng baboy. Yan lang po ang nagre-reklamo talaga. Ano nagre-reklamo? Wala. Yung iba nga, sinisigmura na lang sa amoy ng kaling baboy. Walang nagre-reklamo. Hindi, walang nagsasalita doon, kundi ikaw. Hindi nagsasalita sa inyo dahil naaawa sa inyo. Aling Anita, ang tanong ko lamang po ay hindi ho ba muna kayo humingi ng permiso mula sa kanila? O kahit man lang ho, kunyari, humingi kayo ng pasensya na pasensya na kayo, ito lang aking hanap buhay na alam, medyo mabaho po. Pinagsasabihan ko naman po sila Siya lang naman ng maldita doon sa doon. Pwede ko nga lang hatakin yung iba naming kapitbahay. Sasama yun. Sino ba sa mga kapitbahay ninyo ang nagre-reklamo? Sila Ate Oliet, sila Ate Sonia. Yung tindahan doon, kasi sa tapat noon, pag nagtatapon sila ng mga plastic na pinagtatanggal nila doon sa kanin ng baboy, tumatalsig doon sa tindahan. Totoo yan! Ano kayo kumawag ang sinuhaling matanda ka na? Sampung taon na ako nag-alaga ng baboy. O, sampung taon na. Ganun pa at ganun pa rin. Babuhan ka lang doon sa lugar. O, baguhan. O, ano ngayon? Babuhan ka sa lugar. Ano ngayon? Sandali lang, Han. Sino ba ang nakomang... Baka naman may gusto makisaw-saw dyan sa ating mga saw-sawera at saw-sawera. May magtatanong ba? At Chang, yung tanong ko na gustong malaman kay Sir Danny, sa mga ganitong babuyan po na hindi masyadong sabihin natin na may maintain ng maayos, maaari po bang may mga makuhang sakit? Oo, maraming samot-saring sakit ang ating makukuha dyan. Sa pagkakataon yan, dadami po yung lahat ng uri ng insekto, kagaya ng langaw, ipis, lamok at daga, ng sa pong tagapagdala ng 35 nakakahawang sakit. Kaya po natin, hindi po natin pinapayagan yung ganyang uri ng negosyo kasi labag po sa violation po ng ating zoning ordinance po yan. Gusto naman natin na itanong kay Attorney Acosta para sa kabatiran ng mga nanonood sa atin na hindi nakakaalam tungkol sa batas. Meron po bang nalabag si Aling Anita dito sa paglagay niya ng babuyan doon sa kanilang lugar? Meron po. Sa new civil code, yung binabanggit na nuisance, no? Kung yung ating dumi, kailangan na sinupin, ilagay sa comfort room, no? Lalo yan sa baboy. Ang baboy nga, walang oras ang pagdumi niyan Walang oras. Kaya kung kakalat-kalat yung dumi na yan, pwede makasama sa kalusugan ng tao. At huwag ka magdamdam dito sa mga kapitbahay mo. Huwag ka makipag-away dahil dyan. Dapat mag-sorry ka pa nga sa kanila. Sa Article 2183, kapag merong damages na mai-incur ang iyong hayop na inaalagaan, mananagot ka sa batas, kaso sibilyan. Marami pong salamat sa napakagandang impormasyon na yon, Attorney Acosta. Narinig po ninyo yon, Aling Anita. Malinaw po na sinasabing mayroong kayong nilalabag na batas. Naku, Hans, tanungin nga natin ang ating mga sausawero at sausawera. Tingnan natin, ha? Ang ipoboto po ninyo, puti kung kayo ay panig sa ating bisita na nagre-reklamo tungkol sa babuyan, at pula naman kung para kay Ate Anita. Okay, ready na ba? Ready na? Boto na tayo! Taas! Siya!